Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Simula na ng kalbaryo sa buhay ng mag-inang Lynette at Annalyn sapagkat titira na sila sa bahay ni Carlos pagkatapos ng kasal at lalabas na ang totoong ugali ni Doc Carlos. Parang nag-aalinlangan si Annalyn sa magiging buhay nila kasama si Doc Carlos kaya tinanong niya si Harry kung okay ba nakasama sa bahay ang daddy niya dahil kinakabahan siya. Sariwa pa kasi sa memorya ni Annalyn ang pagsigaw sa kanya at pagpapalabas sa OR ni Doc Carlos lalo na ang pamemersonal nito kaya panalangin ni Annalyn sana magkasundo sila. Pero ayon kay Harry, okay naman kasama ang daddy niya sa bahay kaya lang OC ito at ang pinakaayaw sa lahat ni Doc Carlos ang taong makalat at hindi organisado. Sa simula okay pa kasama sa bahay si Doc Carlos hanggang sa unti-unti nang lumalabas ang tunay na ugali ni Doc Carlos na mainitin ang ulo, madaling magalit at naninigaw. Hanggang sa humantong na ito sa pisikalan dahil hindi na mamalayan ni Doc Carlos na nasasaktan niya si Lynette dahil nagseselos ito kung kausap ni Lynette si RJ. Nalaman kasi ni Doc Carlos na nakikipag-usap pa rin si Lynette kay Doc RJ at ang parating palusot ni Doc RJ na tungkol kay Annalyn ang pinag-uusapan nila ni Lynette. Hanggang sa napuno na si Doc Carlos kay Lynette dahil nakikipag-communicate pa rin ito kay Doc RJ at pakiramdam niya wala nang respeto si Lynette at Doc RJ sa kanya. Kaya si Lynette ang pagbubuntungan ni Doc Carlos ng kanyang galit kay RJ. Kaya sasaktan niya ito pagkatapos bibigyan niya ng regalo para patawarin siya ulit ni Lynette. Paulit-ulit itong gagawin ni Doc Carlos kay Lynette at si Lynette naman paulit-ulit ring patatawarin si Doc Carlos dahil pakiramdam niya kasalanan niya ang lahat. Sapagkat minamanipula ni Doc Carlos si Lynette na si Lynette daw ang dahilan kaya nananakit si Carlos at si Lynette naman paniwalang paniwala sa asawa niyang baliw. Hindi magtatagal matutulad si Lynette sa pasyente ni Doc Denise sa East Ridge na nagkaroon ng depresyon ang babae dahil sa pananakit at pang-aabuso ng asawa nito. Magkapareho sila ng sitwasyon ni Lynette dahil nagbibigay si Doc Carlos ng mamahaling regalo kay Lynette para makalimutan nito ang ginawa niyang kasalanan. Walang ibang sisisihin kundi si Lynette dahil ginusto niya na masakal kay Doc Carlos kahit na nagkaroon siya ng chance na makatakas bago ang kasal dahil kay Doc RJ. Dahil martir si Lynette, hindi niya sasabihin sa iba na sinasaktan siya ni Doc Carlos hanggang sa lalala ang kondisyon ni Lynette, physical at mental at isusugod siya sa ospital. Habang nagpapagaling si Lynette sa ospital, naalala niya na tama ang sinabi sa kanya ni Giselle na may tinatagong baho si Doc Carlos at lalabas ito pagkatapos ng kasal nila. Abot langit ang pagsisisi ni Lynette dahil napagtanto niya na naniwala siya sana kay Annalyn tungkol kay Carlos at tinanggap na lang niya sana ang alok ni Doc RJ na tumakas. Pero mukhang huli na ang lahat para kay Lynette dahil nakasal na siya kay Carlos at tinatakot pa siya nito para hindi iisipin ni Lynette na makipaghiwalay sa kanya. Mawawala kaya sa katinuan si Lynette dahil sa pananakit sa kanya ni Carlos? Sasagipin kaya ni Doc RJ si Lynette at Annalyn dahil sinasaktan sila ni Carlos? Abangan.